Hi mga kakulits! Welcome back to our YouTube channel! Ito na nga, naibalik na nga ang aming YouTube channel ng aking anak ngayong January 2023. So, after naming mag-appeal ng 6 times kay YouTube, hindi kami napakinggan or hindi naibalik ang aming channel. So, sabi nila, meron daw kami spam or any violation. At ito na nga, last January 11 is nagulat ako kasi nag-message si YouTube sa akin na after taking another look, we can confirm that your channel does not violate our community guidelines. So, iyon nga, natuwa ako kasi na-review na nila yung aming channel after 6 times ng appeal na ginawa namin na hindi successful. So, ayun, natuwa ako kasi nabalik na ang YouTube channel namin. Pero, nagulat lang kasi ako kasi ngayon January is nag-appeal ako kay YouTube. So, pero sabi nila is add this one. Nag-email ako kay YouTube ngayon January 6 and then nag-reply sila na sabi nila, "Thank you for your account suspension appeal. We have decided to keep your account suspended." So, ayun, nalungkot pa rin ako kasi suspended pa rin yung account ko nung nag-email ako ngayon January. Pero nagulat ako kasi nakailang appeal na ako pero hindi pa rin nila na-review ng ayos yung aking YouTube account. And then ayun, hindi na ulit ako pwede mag-try ng appeal kasi after 2 weeks na ulit. So nag-decide ako na mag-search again sa YouTube kung paano ba maibalik yung account na na-terminate. So ayun, nakita ko pwede rin palang mag-message through Twitter kay YouTube channel or kay YouTube team. So nag-try ako mag-message kay Twitter kasi hindi na nga ako pwede mag-message sa email ni YouTube kasi after 2 weeks pa ulit. So ito na nga, nag-message ako kay YouTube and hanapin lang natin. Ay, this one. Ayan, sabi ko, "Hi, my YouTube account has been terminated and I don't receive any warning before it happened." Ayan, Kemi-Kemi-Root, "I will follow the community rules. Happy New Year and my kids will be happy too." Then, ayan yung sinabi ko. Nilagyan ko ng ati team YouTube para matanggap nila. So, nag-reply sila. "Looks like your appeal is still under review. It's best to wait until you're hear back from our policy." And then yon, hindi ko pa rin siya tinigilan ng pagme-message. And then sabi ko sa kanya is, "They email me today and they still suspend my YouTube channel. I hope you can help me. I want to get back my YouTube channel because me and my children spend effort to do this channel and our some memories are there and I hope I can get it again. Please help me." And then after 5 days, ayan. And then nag-message, we'll take look at this, let you know what we find. It may take a couple of days to hear back." And then yan, after 5 days ng pagme-message kay YouTube, kay Twitter. And January 6 ako nag-message kay Twitter and then naibalik yung account ko is January 11, yeah. And then yon, after 5 days,
Naibalik na po yung aking YouTube channel, and then minessage ko sila na thank you for taking back my YouTube channel. I'm so happy. God bless, and we can continue our content in YouTube with my kids. And then ayun na nga, chineko ang aming YouTube channel. So ayun nga, nakita ko yung account ko is now open ko na siya. Ayan. Ayan, okay na yung aming YouTube channel after a year of waiting. So, nandito na nga guys ang aming YouTube channel, and then mako-continue ko na rin ang aming pag-vlog ng aking anak. So, yun lang guys, and I hope na makatulong ito sa inyo. Kung hindi naging successful ang inyong pag-appeal sa email kay YouTube, and then itry nyo sa Twitter. So, wag lang po kayo mawala ng pag-asa. And then, itry nyo lang kahit makailang appeal kayo. And then, maging sincere lang po tayo sa pagme-message kay YouTube. Kung alam naman natin wala tayong naging malaking violation kay YouTube, is still trying to appeal. So, maibabalik din po yan. So, yun lang po. God bless. Sana isubscribe nyo rin po ako at ang aking anak sa aming YouTube channel. Bye! Thank you!